Ang napapagod na puso. Kasi nga, dito na kayo mag-lunch. Hindi ka siya para sa ating lahat ng pagkain. Sa tuwing niyo naman na maayos si Paula. Pinagsasabihan mo ba ako? Nakakasira ng pagkatao. May pakialam ka ba talaga sa akin, Tina? Kailangan ko malaman ng totoo. Ang totoo, maayos lahat. Huwag na nating sirain. Sa huling tatlong linggo. Magiging tatay na rin ako, kaya gusto ko na protektahan sila sa mga taong maaaring makapahamak sa kanila. You better move to another place. Times 3 ang pasakit. Nawala na yung bubuo sa atin. Pagmamahalan natin kami, yun yung bubuo sa atin. At mararamdamang galit. Hindi ikaw ang sisira ng lahat ng pinaghirapan ko. Ikaw ang dapat mawala. Marry me, marry you. Merrily ever after, 8:40 p.m. Happy New Year, mga kapamilya! Magandang hapon po sa inyong lahat. I hope all of you are safe at home and healthy. Ako po si MJ Felipe, ang inyong mga kasama ngayong hapong ito para po sa Marry Me, Marry You Finale Media Conference. At alam ko noong nakaraang taon, kasama namin kayo sa tawanan, sa iyakan, at pagbibigay inspirasyon. And now, we are down to our last 3 weeks of Marry Me, Marry You. Kaya kapit lang dahil painit ng painit ang mga eksena. We are now being streamed live on the following Facebook pages: Dreamscape Entertainment, ABS-CBN, iWanTFC, TFC The Filipino Channel, and on ABS-CBN Entertainment YouTube channel. Magandang hapon po sa inyong lahat. Magandang gabi o umaga naman po doon sa ating mga kabayang nanonood sa ibang bansa. Our official hashtag for this afternoon sa lahat po ng mga pupost ng kanilang mga reactions sa social media is hashtag MMMY Finale MediaCon. Ayan, hashtag MMMY Finale MediaCon. Kaya huwag kayong mahiya. Post lang kayo ng inyong mga reactions dahil kasama natin ang cast na nakaka-chika natin. Kung ano bang aabangan natin sa huling tatlong linggo, di ba, ng Marry Me, Marry You. At hindi ko na patatagalin, tatawagin ko na sila isa-isa dahil alam kong excited na rin ang ating mga friends from the press na nandito ngayon na magtanong sa kanila. Let's call in first. Let's begin. Of course, cast ang kasama natin today. Let's call in first, Luis Vera Perez. Hi, Luis! Hello po sa inyo mga kapamilya. Welcome din po sa mga media friends natin. Kamusta po kayo? Hi, Happy New Year! Happy New Year din po! Thanks for joining us this afternoon. Joining me and Luis is Annalaine Salvador. Hi everyone! Hi mga kapamilya! Hi po Sir MJ and to our media friends. Hello po! Happy New Year, Annalaine! Happy New Year! I'm excited to ask questions. Joining Luis and Annalaine is Kian Johnson. Hi, Kian. Long time no see. Long time no see, MJ. Miss you. And hello to our media friends and to our audience. Happy New Year and belated happy holidays to everyone. Thank you so much for passing by and I hope you guys have fun. All right. Siyempre, kailangan tawagin din natin. Andito rin si Adrian Lindayag. Hindi pa din mawala. Hi, Kuya MJ. Happy New Year and to our friends from the press. Hello, everyone. Siyempre, termo rin kayo naka-green pa rin, ha? Green daw dapat. Okay, let's call in after Adrian. Let's call in Fino Herrera. Hi, Fino. Po, magandang hapon po sa inyong lahat sa mga nanonood. At yun po, happy New Year po sa inyong lahat. So yeah, also joining us is Jet Pangan. Hi, Jet! Hello everyone, sa lahat po na nandito. Thank you for joining us. Happy New Year! Nakakabagets, Jet, ha? Mga kasama mo, ha? Oo naman, di ba? Alright, also joining us is Iyana. Iyana Bernardes. Hi, Iyana! Hi! Happy New Year, everyone! Hello po! Hello, press! Salamat po for joining us here today. Grabe, long time no si Iyana. No, long I know! Years ago. Okay, also joining us, syempre, ang ating mga lead stars. Let's call in first, Jake Ejercito. Hi, Jake! Hey, what's up, MJ? Happy New Year! Happy New Year! Hello to all our friends from the press, everyone who's tuned in on all the platforms. Happy New Year po sa inyo. Thank you for joining us today. Okay. And also joining us, the very beautiful Janine Gutierrez.
Hi guys, happy new year. MJ, magandang hapon po and thanks for joining us. Tinignan ko yung oras. Excited for today. Thank you po. Hi guys. Can you believe it? Like a few months back we were just introducing the show and now we're saying goodbye. I know, bilis. Grabe, di ba? Let's talk about your journey sa proyektong ito in a short while. But let me call in first to join us also is Paolo Avilino. Hi, Pao! Late siya. Asa na si Pao? Hi, Pao! Okay, while waiting for Pao, okay, so... I'm here. I'm here. Sorry, internet was acting up. So hello and happy new year, everyone. And thank you. Thank you for joining us on our MediaCon for our finale. And I hope our viewers or everyone watching on Facebook, YouTube, and the other social media platforms are excited about our last 3 weeks. Salamat. Salamat sa inyo. All right. Okay. Bago natin simulan ng ating Q&A, balikan lang natin ang konti, no? Yung ilang di malilimutang eksena at ano nga ba ang dapat nating abangan sa huling tatlong linggo ng Marry Me, Marry You. Let's watch this. Sino po yung IT natin? Every moment, kapit na kapit. Ang nagmamahal, nagpapatawad. Kaya move on na sa past para happy ang future. Damang-dama. Ito talaga ang go-to show ko kasi napapahappy niya ako. Kilig na kilig. Ang lakas mga K-drama, hindi nyo kaya. Grabe magbahan, Cedric! Todo-todo, walang kamalit! Go! Kill Cedric tayo! Woo! Halika na, Andre, calm na. Di na ako galit. Halika na, uwi ka na. Marry Me, Marry You ay napakaganda at laging may naituturong magandang aral, lalo na sa pamilya at pagmamahal. I love Marry Me, Marry You because it reminds me of the Philippines. I was born here in Italy and it keeps me connected to the roots and the values of the family that I have back home. Marami kaming bagong natututunan kung paano nila ginagawa ng paraan o paano nila nasosolve yung mga problem na dumadating sa buhay nila. Na kahit may tampuhan, is gumagawa sila ng paraan na magkabati sila. Kasi sabi nga po nila, the family that sticks together, stays together. Marry me, marry you, pamilya! Dito na lang kasi ako kinikilig eh. Sana all may Andre. Ako na lang mahalin mo, susuklian ko yung... Ang sarap ulit-ulitin! Sobrang solid, kaya lahat ng problema gumaga. Chicano mga tita. Winner award winning. Oh, ito na yung corona. Oh. Gawa si Camille. Family first. Marry me, marry you. Marry you. And your problems, guys. Maraming salamat po sa nagpuumapaw na suporta at hindi matitibag na pagmamahal. Ang love namin sa inyo forever. Marry Me, Marry You. Merrily Ever After, 8:40 p.m. In one word. Love. Unexpected. Feels. Surprise. Kalokahan. Exciting. Amazing. Compromise. We all want a new beginning. Meron din akong extra good news. Ang dami-daming aasahan ng viewers natin para sa ending. Maraming twist itong storyang to. You cannot have Andre! They can expect a roller coaster of emotions. Tulad sa totoong buhay, hindi naman pwedeng masaya lagi. I'm sorry. Meron darating na problema. Pwede na bang sabihin? Mararamdaman mo na parte ka talaga ng pamilya na to. Exciting, nakaka-inlove. Bonggang ending, that's for sure. Abangan ang ending ng love story ni na Andre at Camille. Marry Me, Marry You. Merrily Ever After? Alright, we are back with our cast. And yun nga, ang aabangan natin sa huling tatlong linggo ng Marry Me, Marry You. And napakadaming gustong magtanong sa inyong lahat ngayong hapon. Our friends are from the press are pretty excited. But I have here with me ABS-CBN Corporate Communications, Aaron Domingo, who will help me out sa Q&A. I just wanted to know first sa buong cast, no, how did you spend the holidays? Kamusta? Paano nyo sinalubong ang 2022? Luis, ikaw muna. Saan kay MJ? Siyempre, suspend ko sa family kasi yun yung pinaka-importante. Anong gagawin mo kung wala ang family pag sa-celebrate?
Tapos, nagsuot ka ba ng polka dots o tumalon? Di ba may mga ganyan? Opo. Meron po mga ganun. Pero ano, siguro hindi ako tumalon. Tapos ayun nga guys, mga normal lang na ano, na pang Christmas. So ayun lang guys. Alright. Annalyn, ikaw naman, how did you spend the holidays? The usual, I spent it with my family. Ayun, kami-kami lang ulit. Dahil minsan lang din kami magkakasama sa house. So yun, super grateful I was able to spend it with my whole family. Was there parang a New Year papampapaswerte that you did? Talon lang, the usual. Tumatalon lang kada. Yeah. To give that extra height, ha? Yeah. 2022, ha? Thank you, Annalyn. Thank you. Kian, ikaw naman, anong ginawa mo? Suot ka ba ng polka dots? Hindi, no. Well, first of all, yeah, I spent it with my family as well in a very safe environment. Kasi sigurado. Actually, with my friends as well, Sila Jane. I spent it in a very safe environment. Tapos yung pampaswerte, actually, alam mo, I just learned this recently. Kapag New Year's daw, dapat meron kang parang naka-display na fruit na bilog. Pampaswerte daw yon. So I was just like, okay, sige, last minute, bibili ako ng orange. And I bought one. And then ayun, yun yung ano, yun yung pampaswerte ko for this year. Sana enough yung isang orange na yan, yung pongka na yan to give you good fortune for 2022, di ba? Adrian, ikaw naman. Kasama ko Kuya MJ yung family ko lang sa overlooking, so sa taas ng bundok. Tapos tita namin, medyo mas mataas kami kaysa dun sa fireworks. So ang first time ko may experience yung ganong klaseng New Year. So ano, interesting and fun. What a view! Diba? Kita mo yung fireworks sa buong city. Mm-hmm. Saya! Fino, ikaw naman. O naman, syempre, the usual rin, spend time with the whole family yung New Year. Tapos, yung isang ginawa namin, na palagi namin siyang ginagawa, is naglalagay kami ng money sa bawat step nung hagdan namin. And syempre, kinumpleto rin namin yung 12 round fruits ba or 13? Yes. Actually, not sure. Ilan ba yun? 12 or 13? Parang 12 yata. I don't know. But sabi ng iba, 13 daw eh. So, ayun lang. Spend time with the family and yun. Nag-ingay lang kami and hindi masyado nagpa-fireworks kasi may pet kaming dog, takot siya sa fireworks. So, ayun. Nag-ingay na lang kami. Tsaka, mas safe kasi yung mag-iingay kesa sa fireworks eh. Tama naman. Hindi ko natatanong ngayon kung ano yung 13 prutas na bilog, ha? Fino. Thank you. Iana, kayo. Ni Angel, parang yung nang mom mo. Kami dito lang sa house. Few family members lang kasi kanya-kanya ng pamilya nagse-celebrate ng New Year. Since Christmas, kami-kami magkasama lahat. Pero hindi na effective sa akin ang pagtalon. So, hindi na ako nag-abalang tumalon kasi parang hindi na siya effective for 20 years bago. I know. Tapos, 13 round fruits naman ang meron dito sa house. Fireworks, nakinood lang din para tipid sa fireworks. We just drank hot chocolate. Wow, hot choco. Ganyan. Tableya effect. Yan na, ng New Year. Intimate lang. Parang feeling in Sapporo or in Aspen. True, eh, no? True. Lamig. Thank you, Ayana. Jake, ikaw, paano mo sinelebrate ng holidays? I guess just like everyone else, we had an intimate Christmas and New Year's with the family. And I guess yung pinagkaiba rin, I made sure na, you know, to donate and tumulong sa donation drive sa mga naapektuhan ni, ano, ng Typhoon Odette. Thank you for that, Jake, for reaching out and sending help sa ating mga kababayan. Janine, ikaw, parang ang fresh mo eh. Paano mo sinelebrate ang holidays? We were complete dito sa bahay ko. So, nanood lang kami ng fireworks sa roof deck. And kumain, nagkwentuhan. Parang wala akong nagawang mga bilog na prutas. Pwede pa ba humabon? pero nag-polka dots ako. So, there's that. Yon. Alam mo talagang family talaga, no? Pag holidays, lalo na sa mga kagaya ninyo na very busy and preoccupied ng mga past few months, this is the only time para mag bond ulit, no, Janine?
Totoo. And I'm so grateful kasi yun nga, parang at this point talagang grateful ka na lang to be alive and to spend time with family. So iba din talaga yung meaning ng holidays ngayon. Couldn't agree more. Thank you, Janine. Pao, ikaw? Ako, finally, after 2 years, nakabalik na rin ang Baguio. So, I spent it in Baguio with family. Intimate lang din. Tapos, ayan. Buti nakahabol ka bago i-lockdown ulit ng Baguio, ano? Oo nga. Pero residente naman ako, so pwede ako. Ay, okay. Pwede yata akong bumalik. How's the weather there? Super drop. It's really cold, but during the Christmas season, it kept on raining. So, namamatay lagi yung bonfire namin. No. How did you keep yourself warm? I drink something that makes my body warm. Like coffee, tea, or hot chocolate. Coffee, tea, or hot chocolate. I love the options. Thank you, Pao. Maraming salamat. Okay, let's start the Q&A. Na-warm up na natin ang ating mga bida. And to those who will be asking na, this question is for everybody, can we just limit it to 2 or 3? Kasi kung everybody, imagine, baka maubusan tayo ng oras. We only have an hour and a half for this particular press con. But we'll try to accommodate all of your questions. Aaron, take it away. Sino po na magtatanong? Happy New Year, MJ. Happy New Year. And congratulations sa buong cast and crew ng Marry Me, Marry You. Okay, our first question will come from June Lalin of newsco.com. Hi, June. June? I think, okay, papasok pa lang siya. Balikan natin si June MJ. Let's call Kate Adar of Random Republica. Hi, Kate. Hi, thanks, Aaron. Good afternoon. My first question is for Jake. Kasi Jake, ngayon, nakita dito ka nabigyan talaga ng major acting experience. Ano? Kumusta naman yung breakdown scene na nakita namin? Hi, Miss Kate. Okay naman. I'm trying to remember. Hindi naman naging mahirap kasi, you know, supportive naman lahat from our director, pati I think ang kasama ko dun si Yana ata, diba? So yeah, it was easy and I'm very thankful for the support system we had on the set. Thank you. And actually, my next question is for Yana. Kumusta yung experience mo dito sa teleserye na to? Nakita ka na namin before, pero that was online. Ngayon, kumusta to na free TV series? Exciting. It was very new. Daming natutunan. Pero masasabi ko lang, swerte ako na ito yung production, ito yung cast, ito yung crew na nakasama ko sa first serye ko ever. Tapos ito yung role pa na nabigay sa akin. And quick lang, nag-feedback ba yung mom mo sa performance mo? Oo. Nakakatakot pag mag-feedback siya. Pero okay lang. Tanggap lang. Thank you. Congratulations. Thanks, Aaron. Thank you, Kate. In that same line of question, kay Jane, I wanted to ask her, anong assessment mo sa first teleserye mo with ABS? The best! Sobrang saya. And I'm really so thankful. Ulit-ulit ko naman itong sinasabi, pero matagal ko nang ginusto na makagawa ng rom-com. And I'm so thankful to all our fans, sa lahat ng sumuporta from the beginning hanggang ngayon sa Finale Media ko, nandito kayo. And sobrang kinapitan niyo yung kwento namin. And I hope, alam niyo, nabigyan natin yung isa't isa ng saya this 2021. And itong January, huling 3 weeks na. So sana walang bibitaw. And what can you say about your co-actors, si Jake at Pao? The best! Siyempre, binusog nila ako ng pagkain at pambubuli. But I'm really so happy to be part of this cast, especially with Jake, Pao, and everyone. Talagang I think we gelled so well and sobrang naging pamilya talaga kami. Kasama na ng lahat ng fans na sumuporta sa show. And a refreshing project for you, Pao, as well, no? Kasi yung mga past projects mo, parang medyo mabigat ang, especially the last one. Yes. It's nice to finally have a breather or a change of, parang nag-iba naman ng role and ng show na medyo magaan-gaan. Feeling ko mamimiss niyo yung kulitan niyo ni Janine sa isa't isa, no? Baka, feeling ko mamimiss niyo ako.
Isipin ko. Joke lang. Okay, Aaron. Miss ko silang lahat. Alright. Our next question will come from June Rigunan from Singapore of Rated J. Hi, June. Sandali. Sandali po. Hello. Ako, hindi naman ako handa doon. Hi, everyone. Magandang hapon po sa inyo. Good afternoon and Merry Christmas or Happy New Year pala. Happy New Year sa inyong lahat. Siyempre, hindi ako nakapaghanda. Okay. First question ko that would be for Janine. Hi, Janine. Hi. Hi, yes. Nice to see you again. How would you describe pala, I think natanong na sa iyo to, but how do you describe your first solitary and ano yung naging impact sa'yo as an actress and as a person itong first series mo with ABS-CBN? Do you feel na mas marami na nakakakilala sa'yo, especially sa mga overseas Filipinos na mga TFC subscribers? Yes, actually masaya ako kasi nung first press con ko with ABS na si MJ din. Oh my gosh, mag-go 1 year na yon. One of the things I said was sobrang excited ako na makilala yung kapamilya worldwide. And napanood ko nga yung VTR kanina and there was one message na si Rose from Italy, pinapanood niya yung Marry Me to stay close to her Filipino roots and values and yung kung paano magmahal ng pamilya ang Pinoy. So happy ako na naging connection kami sa lahat ng mga kapamilya worldwide sa, alam mo yun, kung paano maging talagang Pinoy. Right. And I think I remember na ang una kong tanong sa'yo noon is paano mo ipapakilala yung sarili mo bilang isang bagong kapamilya during that time. So now, talagang full-fledged kapamilya ka na talaga. Congratulations! Ang galing talaga ng ginawa mo for this project. I think my next question naman would be, kasi wala si Cherry, so si Cherry Pie. So I think itatanong ko na lang kay Fino. Ito kasi yung karakter na talagang inabangan din ng mga kababayan natin, yung karakter ni Fino and ni Sunshine. Sobrang lakas kasi ng chemistry nyo ni Miss Sunshine. Meron ba kayong mga promises to each other after nitong series na to? Would you guys be like, you know, may contacts pa ba kayo sa isa't isa and probably with the rest of the other cast? Actually, meron naman po. Napag-usapan po namin na po, if ever na magkaroon ng iba pang project na gawin po ulit namin yung best namin na wala pong magbago, maging close pa rin po palagi. And then po, sa ibang mga cast naman po, syempre may mga connections pa rin po. And panigurado po, magkikita-kita pa rin po kami sa soon. Kundi man po sa mga projects sa labas po, for sure. So, sundutan ko lang yung tanong ni June, ha? Sige. Para bang are you aware that maraming na-amaze doon sa character yung dalawa ni Sunshine? Yes po. Yes po. Pagkaka-yes po, parang yes po. Yes po. Humble lang siya. Alright. Pero gusto ko sanang matanong kasi nakikita namin on screen yung sobrang may chemistry kayo. Pero kapag ka hindi nagro-roll yung camera, paano yung relationship niyo with Miss Sunshine? Well, pag hindi po nagro-roll po yung camera, tahimik lang po kami pareho, like ano po, tahimik lang po kami pareho, pero pag on na yung camera, ano na po kami, parang yun na, andun na kami sa moment naming dalawa. So paano nakuha yung chemistry nyo? Paano nagkaroon din ng chemistry? Ano yun, parang instant na lang, sige, pag on camera, click na kami. Yung ano po, yung una po, medyo awkward pa po kami, yung mga first days ng taping, pero nung tumagal po, na-develop na po namin. Ayun po. Ayun, sana sa camera lang naman develop niya na. Alright, thank you very much. Thanks a lot. Thank you, rin po, Sir June. Thank you very much. Thanks, MJ. Thank you, June. May lumapit na ba sa'yo, Fino, na medyo older woman na, hi, Fino. May gumanan na ba? Meron naman. Meron po. Pero hi lang. Hi, Fino lang. Hanggang dun lang. Bakit hanggang dun lang? O, inundo talagang in-entertain natin na topic. Thank you, Fino, for answering June's question. Siguro I wanted to ask the young cast before we call in our next friend, Aaron, no? Ano yung mga nuggets of wisdom or yung mga acting gold na nakuha nyo from your co-actors? Especially medyo mabibigat ang kasama nyo dito. Let's start with Luis.
Sa akin po, mga na-treasure ko dito is, siguro seize the moment. Kasi, hindi naman lahat lagi may taping eh. So, absorb lang na absorb, para ang wet sponge. Ay, parang sponge. That's tapos, it. Absorb mo lang, wet sponge agad. Tapos, ayun nga bro, guys. Ayun lang, absorb lang. Aralin right. mo lang ano ginagawa ng mga veterans. Ayun lang. That's right. It's the best time to get all that eh, no? The lessons, no? On and off camera. Annalene, ikaw. Same as Luis, laging sinasabi sa amin nila Miss Sunshine Deason na just enjoy the moment. You don't have to feel pressured na kailangan mo magawa kagad yung eksena. Hindi mo naman kagad makukuha yung eksena daw. Ayun, lagi lang kaming tinutulungan sa eksena namin. Kaya imbis na mahirapan kami, mas na-enjoy lang namin yung ginagawa namin. Jet, in reverse naman, yung mga kids, how were they in this project? I really enjoyed working with my kids, si Luis and si Angelica, wala siya dito ngayon. Because na-feel ko talaga yung bond namin as a family. Syempre iba yung journey namin eh ng mga Jacinto no from the rest. Pero as we went on taping, na-develop talaga yung bond between right. characters. And pero Jeff, kayo bang mm-hmm. kayo bang mga veteran actors, kayo yung talaga nag-shepherd sa mga young ones in the set? Well, personally speaking, pag tinanong lang naman ako, MJ, then I will give my, my two cents. No? Right. But like everyone has already said here, everyone here is really doing their part. Eh. Kaya talagang para sa akin, magic combination to. Eh. Everyone just really was on top of themselves. No? Talagang ginawa nila yung kailangan gawin. So, saka yung harmony ng mga actors kahit ang dami ninyo, no? Talagang oh yeah, ang dami talaga namin, but we were able to really find our spots, our corners kumbaga in the story. Magaling din kasi yung nagsulat eh. So, it's one cohesive unit kumbaga. Oh. Right. That's nice to hear. That's nice to hear. Thank you, Jet. Aaron, sinong next? MJ, we have a phone-in question from MJ Marfori of TV5, para kay Paolo. What are your thoughts on the recent MMFF box office number? 4:45 pala nag-start. Sorry, what's that again? From MJ Marfari, what are your thoughts on the recent MMFF box office scenario? We eventually have to start from somewhere. It's hard to get people back in cinemas, especially with the new variant out. But we really have to start from somewhere, and it saddens me that ang hirap pa rin mag-convince ng tao manood sa sinehan. Pero syempre, safety muna ng mga kababayan natin. It's nice also that they started live viewings. I mean viewings in the cinemas kasi parang it would help the people go back to the cinemas and hopefully would help the film industry in the long run dahil medyo hirap na rin yung industriya natin. But I'm happy how it turned out. I'm happy. I want to congratulate everyone who won. Congratulations. Pero yun pa. Very well said. Thanks, Pao. For Janine, ito namang question na to from Denny Bernardo of Philstar.com. Janine, what is your reaction for being named as one of the world's most beautiful women for 2021? And what is your beauty secret? Wow. flattered. I think ang pinakamaganda naman talaga mga Pilipina, and I'm honored, I guess. Tapos ano nga ba? Beauty secret, ewan ko, I think talaga it really has to come from inside na masaya ka and you also make the people around you happy. I think yun talaga yun. Marami namang masaya, pero ba't parang hindi kasing ganda mo? Beauty! Thank you, MJ. Aaron? Yes, yan, nakabalik na si June Lalin. Hi, June! Oh. Hi, June! Hi!
Wow, fresh. Actually, hindi ko alam na 5:30 pala. Sorry ha, nag-change pala ng ano si ano Aaron eh. Hindi na anyways, yan, so hindi ko alam kung ano ng mga natanong, sorry ha, pero yan, nandito ba si ano, Cherry Pie and Edu? Wala, ang mga kasama natin ngayon, June, ay mga baguettes and the lead start. And Yertahan, of course. Yeah. Sige, okay, eto na lang. Siyempre, maraming kinikilig kasi kina Edu and kay Pai, no? More than 2 decades na nga raw na talaga naman inamin nila na nagkaroon ng something sa kanila na something, pero hindi natuloy. But because of Marry Me, Marry You, eh, natuluyan. Nagkaroon sila ng relasyon. Actually, last year, may nagpadala na sa akin ng letratos na nasa bar sila. Kaso, sabi ko, baka gusto nila i-keep yung privacy nila. So, hindi ko nalang isinulat. So, anyways, so lumabas na nga. Eto, eh, pareho naman kasing siyempre si Paolo and si Janine, okay, sana okay sa kanila, no? Pareho naman silang single. Hindi ba kayo naiinggit kina Pai at saka kay Dudes? Wala ba kayong balak na totohanin na yung mga napapanood na kinakikiligan naman talaga sa inyo? In fairness, ha, sobrang kilig sa inyong dalawa. Kahit mga taga-GMA, ha, kinikilig sa inyo. May isang kausap ako, si Gorgie Rula, di ba? Identity. Pero sabi niya, June, gabi-gabi ako nanonood ng ano, ng Marry Me, Marry You. Talaga? Oo. So, sa talagang yun ang topic ni Gorgie sa akin that other day. Sabi ko, ay talaga, ang bongga ko yan. Ito ko nga kay Leo. Sabi ko, tinatanong niya, kailan pa matatapos yan? Kasi talagang na-apektuhan niya ata yung schedule niya. Diba? Oo. Pero yun, kayo bang dalawa, since pareho kayong single, baka meron kami mabalitaan sa last nalaan ng Marry Me, Marry You. Lalo na, baka sana nga, bago kayo magkasama sa, hindi ko alam kung tuloy kayo yung ASAP, no, sa Dubai, kasi sa nangyayari ngayon. Tapos, meron kayong US show ng March and April. Hindi kaya pagdating sa mga shows na yon eh, may something na rin? Tito June, Happy New Year! Gusto ko lang sumagot na lahat kami naiinggit kay Miss Pai at Tito Edu pag nakita namin silang magkasama. Naiinggit naman pala kayo. Bakit ano? Sabi ko lang na walang tatalo sa kaswitan nila kasi. Yeah. Tsaka talagang tinakasa nila tayo today, no? Pero yun nga, yun, Janine, yung mga tao, ano na lang masasabi mo? May mga parang nag-e-expect na sana may magkatuluyang din iba at kayo yung ini-expect na magkakatuluyan. Kasi nga, sobrang kilig naman talaga, nakaka-inspire ang Marry Me, Marry You, di ba? Kakaiba yung ngiti ni Paolo. Happy New Year, Tito June. Alam mo, kanina hindi ko nakikita si Paolo kung nasaan siya sa screen. Tapos parang may isang nag alam mo yun, may kakaibang liwanag. Oo. Nakita kong bigla si Paolo. Oh my gosh. Oo. So, Happy New Year. So, sandali, since babae naman si Janine, wag na lang siyang sumagot. Ikaw ba, Paolo? Oo. Yung pinagdududahan ng iba na parang there's something kasi syempre yung landian yung dalawa, 'di ba? Sa Twitter na kinakikiligan, grabe din, 'di ba? So hanggang ganun lang ba 'yon? Flirt lang ba 'yon? Wala ba talagang ligawan na nangyayari? Ako po, Tito Jun, si Janine lang naman po yung iniintay lagi. So ano, kung tignan natin kung hindi kami masyadong busy this year at may mga sarili-sarili naman kaming gagawin for this year rin. Pero magkakasama kayo kung matuloy yung Dubai and LA. Sa LA, more than 2 weeks kayo, di ba? Apo. Pero Tito Jun, hindi naman kami sa isang kwarto nag-magsistay. Hoy! Dapat na! Like ano, like, alam po kasi, from LA, kung tuloy yung LA Las Vegas show, maabahaba na sa isang tourist bus, magkakasama tayo dahil kasama rin ako dyan. Pero yun nga, isang buong tourist bus yun, ilang hours din ang biyahe from LA to Las Vegas, di ba? Oh, so, ayun. So, pwedeng kayong magkulitan, di ba? Or kwentuhan. Or pwede magbaraha. So yan, Janine, anong reaction mo sa sinabi ni Paolo?
Magbaraha. Hindi, ito lang yung inihintay niya. Oo. Ano naman pa rin ang paramdam sa'yo ni Paolo, pero ikaw yung ano, medyo dinidedma mo. Hindi kaya ganon? Mm-hmm. Ganon po. Uy! baka naman ang ending neto kasi parang sa Marry Me, Marry You, di ba? Na kayo pa rin yung nagkatuluyan. Kahit nung una, eh, medyo may sumisingit na Jake or si to, di ba? Parang hindi po yun yung ending, Tito June. Hindi? Opo. My gosh. Oo. Anyways, pero ako, congratulations sa inyong dalawa. Sa inyong dalawa muna kasi talaga namang dinala nyo to the next level yung kilig ng mga fans sa inyong dalawa, no? Yung sa yung characters nyo, talaga namang ngayon ang daming nangangarap na sana in real life maging kayo rin dalawa, di ba? Ang bongga. Alam mo ang gusto sabihin ni June kasi, ang hirap magpakilig nowadays, ha? Lalo na kasi yung mga love teams ngayon kailangan maging kayo. Yes. Para MJ, ang nakakaloka kasi ganito. Bukod kay Rupa tsaka Herbert na tinatanong sa akin lagi, ang laging tinatanong si Janine ba tsaka si Paolo na, di ba? Nakakaloka, di ba? Si Janine naman hindi ko kinukulit. Actually, nung medyo na broken-hearted siya, hindi ko sinasabi sa kanyang alam ko kasi baka mamaya pigilan niya, sinulat ko talaga, di ba? Inumpirm ko nando sa isang tao, pero parang tanggap na ng mga tao nakapaligid sa kanya tsaka parang feeling ko lang, parang may isang kaibigan yung tatay niya, kausap ko na isang araw. Kinikilig daw kay Paula at saka si Janine, kay Janine. Sabi ko, bakit tinatanong si Monching kung nagliligo na si Paolo, 'di ba? Bakit ako tinatanong mo? Kakaloka, 'di ba? Pero yun nga, congratulations kasi talagang dinala niyo to the next level ang kakiligan because of Marry Me, Marry You. Ang galing yung dalawa, ang galing yung feeling ko hindi naman talaga lang just acting eh. Oh, parang there's something, 'di ba? Pati ako napapaniwala. Diba? Mababalik po ang talk show ni June Lali. Thank you, Tita June. Actually, hindi ko wala, kasi hindi ko wala namang pinagbawal this time eh. Hindi nagbawal si Aaron eh. Walang warning si Aaron na bawal ang ganito, ganyan, ganyan. Tapos sabi ni Leo, June, magtanong ka. Sabi ko, sige, magtatanong ako. Pero na-frustrate ako dahil nilipat pala ng 5 p.m. Hindi, I just drive pa ako kanina. Pero, pero super congratulations talaga sa lahat ng kasali sa cast, sa production. Kasi nung nag-start to, nasa States ako eh, hindi pa ako nakaka-uwi. Alam mo yun, pinag-uusapan, like nasa Pinoy restaurant ako, naririnig ko yung mga ibang kliyente, mga ibang kumakain. Ang topic, yung nangyari sa show, ang topic kung in real life ba, matutuloy ba sina Janine and Paolo, 'di ba? Tapos bago ko umuwi, ang topic naman, nako, tuwan-tuwa sila dahil loveless na si Janine, sana nga magkatuloy. Pero yun, pero Janine and Paolo and the rest of the cast, Jake, congratulations sa lahat nandito. Hindi ko makita kasi lahat, no. Syempre sa Dreamscape, congratulations sa dahil talaga namang nagtagumpay kayo, 'di ba? At feeling ko hindi lang yung gusto niyo ma-achieve yung napatagumpayan niyo, kundi mas over pa, diba? So, congrats again. Yeah, and thank you, MJ and Aaron. Yeah, and tapos na po ang The June Lalin Show. Thank you, Tito June. Thank you, Tito June. Happy New Year. That segment was brought to you by June Lalin. Maraming salamat, June. Ang masaya doon, bottom line is nakatutok si June sa inyo, Janine and Pau, sa inyong pagpunta sa US na may nakabantay. Okay. Mama ka na lang. Ando naman si Kuya Ogi. Ichichismis ko talaga, no? Lahat ng... 'di ba? Kukunan ko sila ng palihim at wala silang alam since kaibigan ko yung promoter, magse-set up na ako ng ano, ng iba't ibang ano, spy camera. Bye. Thank you. Naman. At yun, tuwan-tuwa sa iyo ang mga taga Dreamscape dahil nung Grand Media Con natin for Marry Me, Marry You, talagang pinagdabugan ka ng mga kano habang nag-grocery ka dyan dahil wala kang binibili. Wala sa Amerika yon. Nasa Pilipinas na ako. Aaron, ano ka ba? Okay. Yeah, very classic yun. Tawang-tawa sa'yo sa COVID.
Hindi. Actually, gusto talaga nilang magtanong kasi rin kay Janine tsaka kay Paula that time. Mm-hmm. Yun ang key. May follow-up question si Von Delinario of News5 and OneNews.ph kay Paula and Janine. Since Heat ang love team niyo, what's next? Well, hopefully, what's next? May pelikula kami na dapat lalabas ngayong Feb, pero na-move dahil tumataas na naman yung cases natin. But hopefully, it gets to be seen this year because it's I'm really proud of it. Alright, thanks, Pao. Okay, we have a question from Albert Abilido of ChicanesAvenue.com. Hi, Albert. Hey, mabuhay! Happy New Year, everyone. Yung first question ko for Paolo and Janine. How was it for you've been with to a lot of Delisarias before na, but for Marry Me, Marry You, how was it for you both letting go of the character after yung last shoot niyo for this series? Siyempre, hindi na kayo makakaharutan. Letting go of the character, actually, mas mahirap yung, ano eh, yung si Panks na nami-miss mo yung fellow cast members dahil nakabubble kami. At araw-araw namin nakikita yung isa't isa, sabay-sabay kami kumakain. So, yun yung para sa akin medyo mahirap i-let go, hindi yung characters dahil medyo hindi naman ganun kabigat yung character ko dito. Siguro para kay Iana and kay Jake yung sa characters. Hindi, pero yung character na ano, yung sweet kayo ni Janine, kasi nagagawa pa rin after parang gano'n. Okay. Si Janine, pwede ka namang i-text anytime. Ayun, like kapon, nag-work ulit kami for a short time. Okay. Thank you, Paul. Janine. Ako, Janine. Ang mahirap talaga for me, yung hindi mo na makikita ulit yung mga mamang at madir mo at yung family mo at si Papang. Yun yung talagang nagpaiyak sa akin nung mga last tapings namin. Kasi grabe yung samahan na nabuo namin. Parang naging pamilya talaga kami ni Miss Pai, Ate Shine, Miss Vina, Adrian and si Papang. So yung family talaga na nabuo namin dun sa set, yun talagang nakakalungkot for me. Okay. Thank you. And yung last naman for Jake and Ayana. Ayan, kasi anong tawag nito? Somehow this project made you breakthrough stars of 2021. If you're going to look like 5 years from now, if you're going to look back from this project, ano yung gusto nyong i-cherish from this Marry Me, Marry You project? Jake, una ka na? 5 years from now, I'll be proud of it. Still grateful na ito yung unang teleserye ko. And yun nga, tulad ng sabi nila Pao and Janine, we won't be able to emphasize it enough. Talaga naging family kasi kami talaga dito. I think obvious naman sa screen, but we were really a tight-knit group. We gelled well. And yung samahan talaga, iba yung energy, yung camaraderie. And you know, we always had fun on and off the set. Yeah. Thank you, Jake. Ayana. Ako, cherish ko na ito yung first kontrabida role ko ever. And it was a whole challenge in itself. Tapos, yun yung pinaka-exciting. Kasi hindi ko naman alam kung masusundan yung pagiging kontrabida. Feeling ko nga mas masaya pa siya kaysa sa mabait. So, nag-enjoy talaga ako. So, yun yung cherish ko talaga. And I really, fell in love with Patricia. Yeah, kami din na enjoy ko yung panoorin kang nakakairita. Thank you.
Ayan. Ay, congrats! More projects for both of you. And thank you, po. Ship ko din yung ano, Janine Pau in real life. Yeah. Thank you! Thank you, MJ. Thank you, Albert. Thank Happy you. New Year. Thanks, Albert. Okay, we have a phone-in question from Charmy Joy Pagulong of Philstar.com. And her question is for Pau and Janine. Sa tingin niyo, okay, sorry. Ayan. Since the series centers on love and family as themes, what are the biggest lessons about love from the series that you believe in and were able to apply in real life? Ganda naman ang question. Parang wala pa ako na-apply in real life dahil wala pa namang nagmamahal sa akin. Pero... No! Siguro yung one of the lessons na pwedeng ma-apply in real life is parang sometimes kasi you believe it's just you and me against the world na parang oh, mahal kita, mahal mo ako, that's the only thing that matters. But ang totoo niyan, kailangan mo rin mahalin talaga yung nasa paligid ng taong minamahal mo. Whether they're kind to you or not, or whether they don't like you, but you know, walang talo kapag nagbibigay ka ng pag-ibig at pagmamahal at kasiyahan sa mga taong minamahal ng mahal mo. Very true. Thanks, Paul. Janine? Ako siguro tungkol sa pagmamahal ng buo, favorite ko nga yung isang song sa soundtrack namin na buo kasi parang it just talks about how you don't have to be with someone perfect, but someone who's real and someone who loves you and yung mamahalin mo yung buong pagkatao nila. And yun, I think ma-apply mo yun talaga sa buhay mo. Agree. Thanks, Janine. Thanks, Pau. Our next question will come from Chad Rosette of The Manila Feed. Hi, Chad. Chad? Okay. Balikan natin si Chad. Let's call Marco Polo Demo of Mga Kwento ni Toto. Okay. May phone-in question si Marco Polo. Sa tingin, for Paolo and Janine again, sa tingin niyo, bukod kay Cherry Pie at kay Edu, meron pa bang ibang nagkakapalagayan ng loob sa set? Very Marites si Marco Polo. Ako, siniship ko talaga si Iana at si Jake, kaso may may ano pa? Hindi, may kanya-kanya silang minamahal si Jake. May Ellie. Kung sumasagot ka, Jake. si Iana. Kinunmute ko agad. Hindi ko alam kay Iana. Ako, gusto ko sana si Kelvin magka-love story. Talaga. Kapag nagka-isa pa tayong season, guys, request tayo ng isa pang season para. Kasi favorite scene ko talaga yung coming out ni Kelvin. So, alam mo yon, gusto ko natanggap siya ni Papang at supportado siya ni Mamang. So, syempre, sa love life din, di ba? Dapat maipakita yun. I love you, ate. Favorite scene. Janine, ayoko magka-season 2. Ay, secret! Tapos ang ending, makakatuluyan ni Adrian si Kian din. No? Parallel universe. Plot twist yun. Okay. May phone-in question from Chad Rosette for Paula and Janine again. Ngayong magtatapos na ang serye, ano ang pinaka-mamimiss ninyo sa isa't isa? Ako, mamimiss ko yung mga paletsyon ni Pau. Kasi may time na palagi siya nagpapaletsyon on set kahit walang may birthday. At mamimiss ko na inuunahan ko siya sa set. At excuse me? May pruweba ako, ah. Okay.
Guys, labas asan? Pa na. Asan? Pero sobrang nakakamiss lang talaga yung buong cast. Ako, mamimiss ko kay Janine. Siguro yun, yung kulitan. Yung palagi ko siyang hinahanap dahil siya nalang hinihintay sa set. Hindi, tsaka yun, like, parang kanina yun. Sabay, yung sabay kami kumakain or sabay-sabay kami kumakain sa cast. Yun. And yung kanyang last question para sa inyo ring dalawa. Sa dami ng magagandang eksena sa serye, ano ang unforgettable or favorite scene ninyo together and why? Ako, favorite scene ko yung mga kulitan na mag-asawa. Yung mga nakakatawa na parang nung sinushoot na namin ni Pao, parang ginagawa ba talaga natin to? Yung parang may kababalaghang nangyayari sa sala, tapos may pumasok na tao, so kailangan magtago, o yung naliligo ako, tapos bigla siyang papasok. Yung mga eksena na parang ako as a viewer, hindi ko pa napapanood sa teleserye na in a super light and like charming, sweet way. And yung mga ganong bagay-bagay ng pagiging mag-asawa, yun yung mga favorite ko. Yun din yung akin. Thanks, Pao and Janine. May phone-in question din tayo for Fino Herrera. Fino, paano mo na-build ang chemistry mo with Sunshine? Agad ba kayong naging komportable sa mga eksena ninyo? Sabi ko sa'yo, Fino, ang daming interesado dyan sa character nyo ni Sunshine. Go ahead. Actually, nung first taping days po namin, medyo may awkwardness pa rin po kami ni Miss Sunshine Dizon. Pero as the series, ano po, mas lumalalim pa yung series na yung Marry Me, Marry You. Mas nagiging comfortable na po namin and medyo nalalaman na po namin yung mga parang kilite ng isa't isa. Uy, kilite. Who broke the ice? Sino? Po? Who broke the ice? Sino? Si Miss Sunshine po. Si Miss Sunshine. Okay. Ayun po. Siya po yung una talagang nagano na maging wag kakabahan, maging komportable ka and gawin mo kung ano sa tingin mo yung babagay sa eksena natin. And ayun, sabi niya po sa akin na may tiwala naman siya sa akin. Ayun. Thanks, Fino. For Annalyn. Annalyn, pinag-usapan ng netizens ang malalaki mong eksena rin, no? With Sunshine. Anong mga natutunan mo sa kanya in terms of acting? We had this one scene po together na I needed to cry. Bilang bagong artista po, it was hard for me to just let out that iyak po agad. So, what Miss Sunshine did po was niyakap niya ako and then she was telling me to calm down. Huwag ka masyadong kabahan because nalamdaman niya na I was shaking. So, she would always tell me na it's not gonna be easy at first, pero pag tumagal-tagal ka, mas masasanay ka. Kaya, kumalma ka lang ngayon. Yun yung tumatak sa akin. Yeah. At you look good then on the screen, ha? Bagay kayong mag-ina ni Sunshine. Thank you po. And then for Luis. Luis, kamusta ang nabuo mong friendship sa kapwa mo, Young Stars sa set? Ayun po, masaya po talaga kasi nagkaroon po ng quarantine parang isang buong year. Hindi rin po ako nakalabas. Parang nawalan po ako ng sense ng communication sa iba't ibang tao in person. Kaya masaya po na nabigyan ako ng chance na makapag-friends po. Thanks, Luis. For Kian. Kian, marami ang kinilig sa love team ninyo ni Angelica. Ano pa ang dapat abangan ng mga viewers mula sa inyo sa last 3 weeks ng series? All I can give you guys na hindi masyado ma-spoiler is mag-work together kami. Not just me and Angelica, but the rest of the family in order to really make this last 3 weeks really worthwhile and super happy or sad, you guys don't know. Pero ayun, we'll be all working together to make this last 3 weeks a blast. Thanks, Kian. And for Adrian, pinabilib mo ang viewers dahil sa napakagandang coming out
scene ng character mo, ano ang naramdaman mo na nag-trending ito sa social media? Sobrang overwhelmed po ako sa mga comments na natanggap namin para sa eksenang yon. And I would like to commend yung writers, yung mga sumulat sa eksena kasi napakahalagang ikwento yung pagtanggap ng pamilyang Pilipino sa mga LGBT nilang mga kapamilya. And proud ako na ABS-CBN and Dreamscape told that story. Yes. Congratulations. And thank you, Pastor Aaron. Happy New Year, everyone. Back to you, MJ. That's it. Maraming salamat sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga questions. Our friends from the press who threw in their questions para sa ating cast. Siguro parting shots na lang, no? How was this whole experience of Marry Me, Marry You para sa inyo? And what have you gained from this journey na pwede nyo ibahagi sa ating mga nanonood ngayon ng ating MediaCon? And also invite that everybody, you know. So let's start with Luis. Sorry, but what's the question? But no, I was about to ask lang, what have you learned and gained from this journey, from this experience with Marry Me, Marry You, and also segue invite na rin everyone to watch. Siguro po yung pinaka-earn ko dito. Parang sabi ko nga po, para lang ako sponge. Sinusoak ko lang, sinisisi ko lang yung moment kasi hindi lahat na bibigyan ng opportunity na ganito. Tapos ayun guys, sana pumanood kayo sa last 3 weeks ng Marry Me, Marry You po. Madami po kayo aabangan and ayun po. Thank you, Luis. Congratulations on being part of this project. Annalyn? Ayun nga po, like what I said, just enjoy. Mas na-enjoy ko po siya ng patagal. And ayun, oh my gosh. I just want to invite everyone to watch the last 3 weeks of Marry Me, Marry You. Madami po kayong aabangan and I hope na panoorin niyo ito hanggang ulit. Thank you, guys. Thank you, Annalyn. Again, congratulations also to you for being part of this project. Fino? Marami po akong na-gain po dito sa Marry Me, Marry You. Una po, syempre, marami akong na-experience na mga natutunan and syempre, na-gain rin po ako ng panibagong mga kaibigan. Yan po, yung mga cast po and yung mga directors and staff, naging kaibigan po na ko po. And yun po, mga kapamilya, huwag niyo po kakalimutan at huwag niyo po palalagpasin ang last 3 weeks ng Marry Me, Marry You. Yun. Thank you, Fino. Adrian? I think more than the honor of portraying Kelvin and his story and being part of this beautiful show, pinaka-paborito ko talaga yung relationship na nabuo, yung samahan na buo namin lahat. And ite-treasure ko yun forever for the rest of my life. And I love you, Marry Me, Marry You family. And sa lahat ng mga sumubaybay na mga kapamilya sa aming munting pamilya, maraming salamat po. Huwag niyo pong palalagpasin ang huling 3 linggo. Thank you, everyone. Thank you, Adrian. Kian? Ayan, ako naman, what I got from this teleserye is on and off camera, yung family bonding na nabuo namin. And that I will cherish forever. Acting-wise, sobrang dami ko natutunan kina Paolo, kina Miss Teresa, Sir Edu. And those memories I will also cherish for the rest of my life as an actor and as just a human being idolizing these people. And of course, syempre, to everyone who's been following our story, please do help and support us with these last 3 weeks. Panood niyo in all live streaming platforms. And ayun, maraming salamat. So happy for you and Adrian, you know, crossing over from that first project now here to Marry Me, Marry You. So I wish more projects para sa inyong dalawa din. Thank you, Kuya MJ. Thank you, Kuya MJ. You're welcome. Jet? Yes, specifically, maraming salamat unang-una kay Adrian for the scented candle nung aming hotel room. Kay Paolo for the paletsyon and the pachibog lagi sa set. And generally, maraming salamat sa lahat ng cast na bumubuo ng Marry Me, Marry You for making me really feel at home, for making me really a part of this family. And I'm sure na nag-radiate yan sa performances ng lahat, na talagang isa kaming pamilya rito.
And so sa lahat po ng mga nanonood, abangan po ninyo the last 3 weeks. Marami pa pong mangyayari, marami pang mga unpredictable moments that I'm sure magugustuhan ninyo. Stay safe everyone. Thank you. Jet, hindi ka naman na in love din ha? Baka magulat na lang kami, mag-announce ka na rin ha. Kanino? Kay Lito Pimentel? Siguro, kasi naging roommate ko siya. But no, but seriously, I fell in love with everyone. Really, it's a great cast. For sure. Thanks, Jet. Ayana? Ako gusto ko mag-thank you for, actually, thank you to Dreamscape because they gave me this opportunity. They trusted me with the role. So gusto magpasalamat sa kanila kasi dahil sa project nito, it really convinced me na I'm really excited for more acting projects to come and hopefully hopefully may dumating na more acting projects. Because I really enjoyed the process. I really enjoyed learning so much from my co-actors because everyone was just so generous sa mga paaral at sa pagkain, sa alam mo yun, lahat. Okay, we just really enjoyed. And I'm gonna miss everyone. At gusto ko po magpasalamat sa inyo lahat sa pagsubaybay sa Marry Me, Marry You. At ito po, last 3 weeks na lang, it's gonna be a roller coaster. So we can't wait to finish the ride with you all. So thank you so much. Thank you, Ayana. Jake? Okay, parang nawala yata si Jake sa ating Zoom. Siya. Janine, ikaw muna. Grabe, sobrang dami kong natutunan watching Sir Jet, Tito Edu, Sir Lito, Miss Pai, at Shine, Miss Vina. Not just about acting, pero yung pakikitungo nila sa tao at yung alaga nila sa lahat, sa crew, sa staff, sa amin. And yun talaga yung dadalhin ko sa mga susunod kong project na parang kailangan mo talaga tratuhin na pamilya yung lahat ng kasama mo. Kasi at the end of the day, kapamilya naman tayong lahat. And ramdam na ramdam ko talaga yung pagmamahal. And sa tingin ko yun din yung kinapita ng mga fans at lahat ng nanood ng Marry Me, Marry You. Na talagang nagpapasalamat din ako sa inyo. Thank you so much for joining us on this story. Salamat sa Dreamscape, sa lahat ng writer, sa mga tawa at aral. At I'm so blessed talaga to have been part of this show. And yes, sana po samahan niyo kami hanggang sa dulo kung merrily ever after nga ba ang kwento. So thank you. Most of all, sa lahat ng sumusubaybay, sa lahat ng Camdre and Paunin, and lahat ng sumama sa amin dito. So, sana walang bibitaw. And see you sa kasal? We'll see. Salamat po. Pao? Unang-una, Happy New Year sa inyong lahat at sa lahat ng nanonood sa Facebook and YouTube. Salamat dahil sa suporta na binigay niyo sa Marry Me, Marry You. Hindi naman kami aabot ng season 2 kung hindi dahil sa inyo, at hindi hahaba ng ganito yung programa kung hindi rin dahil sa suporta at tiwala na binigay niyo para magawa namin ito para sa inyo. So thank you. And yung mga natutunan ko sa set, yun na rin yun eh, kung anong sinabi nila. But I'm grateful for giving me the chance to work with a beautiful cast, to work with so many young, talented actors. And of course, with the rock star as well. I'm just grateful that I've been given a chance. So thank you, Dreamscape, for another show where I learned. I think I didn't just learn about the craft, but I learned about life even more. Salamat. Grabe, no? Parang we've said thank you like more than 100 times sa ating press ko, no? But that's what yun ang gusto nating sabihin eh. Maraming salamat from the bottom of our hearts sa buong bumubuo ng Dreamscape Entertainment, sa buong team ng Marry Me, Marry You. Yun ang gusto nilang ipahatid. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood. And please, tutukan nyo, Marry Me, Marry You, Merrily Ever After, ang huling tatlong linggo, weeknights 8:40 p.m. sa Kapamilya Channel, Kapamilya Online Live, A2Z Channel 11, TV5, at Jeepney TV. At also available po ito sa iOne TFC, TFC, and WeTV, and iFlix. Guys,
maraming salamat for your time, for joining us sa ating finale media conference. Sa lahat ng mga kasamaan sa press, maraming salamat po. At most especially sa kapamilya all over the world for supporting this series. Stay safe, stay blessed, and God bless everybody. Bye! Thank you, guys! Lahat ba ng love story nagtatapos sa kasalan? Or umpisa pa lang ng pagkilala sa asawa mo? Pananagutan ko ang anak natin. I'm sorry, anak ko nga si Jasmine. Kinamit mo lang ako, Patricia! Akala ko talaga, baby natin si Jasmine. May anak naman pala yung asawa ko sa iba. Pagharap sa katotohanan. Ako yung tatanungin ni Tita Lavinia na mag-maid of honor para sa kasal niya. We all want a new beginning. May nagawang kasalanan niyan. Kailangan lumabas yung katotohanan. Patawarin niyo po ako. Hindi ko po kayo natulungan. Tulang! Kung hindi dahil sa'yo, baka buhay pa sana ang anak ko! Pagtanggap sa realidad. Gusto niya ipapatay si Kamkam natin. Di mo mabigyan si Andre lang anak. You cannot have Andre! Kung ikaw kaya mo ako mawala sa buhay mo, ako hindi. May responsibilidad ka sa kanya. Kaya huwag mo nang sayangin ang oras mo sa akin. May happily ever after ba? Patricia, sandali! Nalalapit na pagtatapos ng Marry Me, Marry You, Merrily Ever After?